Expanded form, ito ay mathematics pang first quarter, week 3. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Ano nga ba ang expanded form? Sa araw na ito, pag-aaralan natin paano ito ginagawa ang expanded form na ating pag-aaralan ngayon. Ang expanded form ay nagpapakita ng kiyak na halaga o value ng bawat digit sa isang bilang na ilalarawan ng maayos ang mga bilang na may tatlong digits dahil sa expanded form. Ang expanded form ay nakakatulong sa mabilis na pagbasa at pagsulat ng mga bilang. Tandaan natin ha. Ang layunin natin sa ating aralin ay mailarawan o nailalarawan at naisusulat ang mga numerals na may 3 digits sa pamamagitan ng expanded form. Okay, magbigay tayo ng halimbawa, 183. Paano ito ina-expand? Paano ito pinapalawak pa? Okay, ayan. Halimbawa, ito yung mga counters. Ito yung counters natin. Ayan. May sampuan. Ay daanan. Ayan, dagdagan natin, 8 sampuan. 80 at saka 3. So, ang sagot natin ay 183. O, nakita natin ang pag-expand dito. Paano in-expand? So, ayan. Pangalawa, 4,245. Ito dito, yung value nito ay libuhan o 1,000. Mayroong 4,000. Ito naman dalawa. 200, 100. Ito naman 4 na 10 at 5 isahan. Ang ating sagot ay 4,000 plus 200 plus 40 plus 5. So, ayan. Naging 4,245. Inisa-isa muna natin. Next-expand natin. Okay, sunod naman, isa pang halimbawa, 3,456. Yan, 3,000 plus 400 plus 50 plus 6. So, ang ating sagot ay 3,456. Tingnan natin, tingnan maigi paano in-expand. Yan, isa pang halimbawa, 385. 300 plus 80 plus 5. Kaya ang sagot natin ay 385. Okay, subukan naman natin. Pagtapatin ang mga bilang sa katumbas na expanded form, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, tingnan natin number 1. So, ayan. So, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Okay, ang number 1 ay, tingnan natin ang sagot, kung tama ang sagot mo. Ang ating sagot ay letter B. Okay, next, number 2. Number 2, 896. Ang ating sagot ay letter D. Magaling, tama ka. Pangatlo, ayan, letter A. 400 plus 70 plus 8. Okay, number 4 naman. Okay, letter C. Okay, number 5, last one. Number 5 ay, ayan, letter A. So, subukan ulit pa natin. Isa pang halimbawa. Pagmasdan ang mga expanded form, isulat ang tama kung ito ay nasa tamang expanded form at mali naman kung hindi. Okay, subukan natin. Number 1.
Okay, the 200 equals 200, 246 equals 200 plus 4 plus 6. Tama ba? Mali. Ating sagot ay mali. Okay, number 2. 640 equals 600 plus 40. Tama, mali. Magaling. Tama. Okay, number 3. 567 equals 500 plus 60 plus 6. Tama, mali. Ang sagot natin ay mali. Okay, number 4. 897 equals 800 plus 90 plus 7. Ang sagot natin ay tama. Number 5. 976 equals 900 plus 70 plus 6. Napakagaling, yun ay tama. Ang galing-galing mo. Kung nakakuha ka ng perfect score, pinakamagaling ka. Pero kung hindi mo man naka-perfect, huwag kang mag-alala. Kasi practice pa lang yan. Mapra-practice ka rin kung gagawin mo ulit yan. Okay, tandaan natin, ang expanded form ay nagpapakita ng kiyak na halaga o value ng bawat digit sa isang bilang. Yan, nasagot na natin ano ang ibig sabihin ng expanded form. So, ayan, maraming salamat sa panunood. Sana may natutunan ka sa ating napag-aralan ngayon. God bless at ingat po tayo!